yung sinasabi mong may nakita kang babae, walang credible evidence para i-prove yun. Ganon din yung suspecha nila na pinlanta mo yung sapatos para i-frame up si Mrs. D. Yung sapatos irrelevant na siya sa kaso. Kailangan natin mahanap kung sino yung kumuha ng kaparehas na yun. Kasi kung sino man ang kumuha nun, si Mrs. D man o siya, o kahit sino pa, yun ang totoong suspect. Lahat ng ebidensya, si Frank ang tinutukoy. Pero itong si Ate Barbara, ako ang pinagsususpetsahan dahil ako daw nagpasok kay Frank dito. Anong ginagawa niyo dito? Anong tinatago mo dyan? What's wrong, darling? Namumutla ka. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Pinuntahan ko siya kanina. Pinakinggan ko yung side niya. Hindi niya ugaling pumatay ng tao nang dahil sa pera. Naniniwala na ako na... Bakit nasa crime scene yung sapatos ni Ate Barbara? Tell me, Frank, sino ba talagang nautos sa'yo? Bakit nasa'yo yan? You tell me, ate. Bakit nandito yung sapatos mo? Kumain ka na. Hillary, wala akong gana. You know, I baked this cake for you. You have to eat. Kasi kailangan mo magpalakas. Kasi kailangan mo nang bumalik sa office. We now have the chance to be the biggest company now that the Sagrado Development is still reeling from Sander's death. Isn't that what we want? To be the number one family corporation. What do you want? Do you want steak? Do you want something else? Do you want what? Wala talagang gana, Hillary. Tita, baka po busog pa po si Dad. Hayaan na lang po natin siya. Siya nga po pala. Kumusta po yung dinner niyo with Tita Jackie? That. You know what? There's something weird going on with the Sagrados. I mean, Barbara keeps on asking me about Jackie. Parang pinagdududahan niya si Jackie na may kinalaman sa murder ni Sander. Why? I don't know. I can't directly ask Barbara. You know, she secretly hates me because you married me. Hillary, Barbara is one of the smartest women I know. Hindi siya mag-a-accuse kung wala siyang basis. Pero ano pong motive ni Tita Jackie to murder ni nung Sander? Pera? No, of course not. Alam niyo, si Jackie, galing man siya sa hirap, but she's not greedy. And if ever, I think money's not gonna be the problem. If ever? Ano pong ibig niyo sabihin doon? May alam po ba kayo na hindi po namin alam? Okay, promise me, you're not gonna tell a single soul. Even Jed. Nakita ko kasi si Jackie one time na may mga pasa. Are you saying Sander hits Jackie? I don't know! But even Jackie denied it already. It's just a hunch. May kilala kasi akong sinakta ni Sander. Who? Yung dati niyang secretary. Na-mention niya sa akin na nasampal siya ni Sander one time. Let's stop talking about Sander. Hindi tama na sinisiraan natin ng isang taong patay na. Yeah. You're right. I'm sorry. It's just that I worry for Jackie, you know. Because kung sinasaktan siya ni Sander, that can be enough reason for Jackie to kill her husband, right? Are you actually accusing me na magkasabwat kami ni Frank sa pagpatay sa sarili kong kapatid? Jackie, that's crazy! Talaga, ate? So bakit napunta sa akin yung sapatos mo? Dahil ninakaw niyo ni Frank. Dahil magkasapot kayong dalawa. Nilagay niyo isang pares ng sapatos doon sa may pool area tapos gumawa kayo ng kwento kunyari meron siyang nakitang babae para ako ang maging suspect. Ninakaw namin? O nilagay mo dito sa drawer ko para palabasin nakasabot ko si Frank. How dare you accuse me of such things? Ma'am Barbara. Hindi ako ang kasabot ni Frank. Ikaw! Ikaw ang kasabot ni Frank! Ma'am Barbara, Ma'am Jackie, yeah, you have to stop. Attorney, tawagin mo si detective. Ipakita mo to sa kanya. Ma'am, bakit nasa iyo ang sapatos, Ma'am Barbara? Nakita ko yan sa drawer ni Sander. May naglagay niyan para pala-
lalabasin na guilty ako. Pwede ba? Jackie, stop making up stories! Ikaw ang may kasapot kay Frank, hindi ako! Pwede ba? Tumigil ka na nga! Sandali. You have to stop accusing each other. Si Frank ang pumatay kay AS3. And all evidences say so. Detective, kailangan ko siya makausap. Hindi nang mamakaawa pa ako sa inyo. Kailangan ko siya makausap. Sige, bilis mo lang. Frank! Ano yung tama niya? Masayangin mo lang yung oras mo sa akin. Wala naman tayong magagawa eh. Malakas yung kalaban natin. Frank, suko ka na ba? Yan, kahit anong gawin natin, ididiin nila ako. Ngayon ko nang mahirapan pa kayo. Dahil magbubulok ako sa kulungan. Elaine, makukulong ako habang buhay. Frank, hindi. Susuko ka lang kapag may kasalanan ka. Bakit? Frank, bakit? May kasalanan ka ba? Sagutin mo ako, may kasalanan ka ba? Elaine, sorry. Frank, hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Frank, sorry. Hindi. Kung susuko ka ako, hindi, Frank! 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 Frank, huwag gawin yan! Frank! 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 Frank, huwag mo gawin sa akin to, please! Frank! 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 Diyos, ano ba nangyari? Bakit parang nawalan ng pag-asa si Frank? Minsan, kaya ako kayo pinapunta dito para kausapin sana siya. Eh kaso, napaaga yung schedule ng transfer. Ano ba kasi nangyari, Julius? Bakit siya nagsalita ng ganun? Eh paano? Naapektuhan siya sa sinabi ni SPO1 Vaness na kinukonsider ng case closed. Meron ng malinaw na motibo at lahat ng ebidensya. Si Frank ang tinuturo. Ano? Kampante sila na mapapanalo nila yung kaso? Oo, pinsan. Nag-aalala ko. Parang gusto ni Frank na mag-plead ng guilty sa arraignment. Diyos, hindi pwede. Hindi pwede inosente si Frank. Yun na nga yung sinabi ko sa kanya. Magtiwala siya sa akin. Gumagawa rin naman ako ng parani. Ay, Julius, ano bang strategy mo ngayon? Ang alamin, kung sino ang nagtangka sa buhay ni Mr. Sagrado. Posibleng sa kanya yung nakita ang hair strand sa crime scene. Pero sa ngayon dito, nag-request ako ng copy ng CCTV sa Lloyd Hills Village. At nihintay ko lang tawag nila. Kailan daw yung susunod na arraignment? Wala pang schedule. Filing of information pa lang. Hindi pwede. Kailangan kong pigilan si Frank. Hindi siya pwede mag-plead ng guilty. Nay! Frank, hindi ka mag-plead guilty. Ayoko, hindi ako papayag. Hindi naman papunta lahat eh. Tatulin din ako ng guilty. Ayaw ko nang patagalin. Kaya ano? Magpapakulong ka sa kasalanan ng hindi mo naman ginawa? Kaya ka susuko, Frank? Oo. Dahil nagulo na yung mga buhay niyo eh. Yung kasal natin, hindi natuloy. Hindi pa kayo mag-away ni Mang Ramon. Si Nanay natake. Tapos, yung baby natin namatay. Frank!
Nahayaan mo na lang bang mauwi sa wala lahat ng yun? Ganun ba? Huh? Ayaw ko lang dagdagan pa yung paghihirap ng mga tao mahal ko sa buhay. Bakit ka ba? Sa tingin mo, hindi kami mahihirapan, Frank? Kapag sumuko ka? Intindihin mo naman ako. Ayaw ko tuluyang masira yung mga buhay niyo. Tinan mo ikaw. Lahat ng oras mo napunta sa akin. Dapat naghahanap ka ulit ng bagong trabaho. Yan, gusto kong bumalik sa normal yung mga buhay niyo. Hindi babalik sa normal yung mga buhay namin kapag nandito ka sa loob. Ito. Alam mo ba ito? Frank, nagpapasalamat ka sa akin dito dahil tinayaan kita. Hanggang ngayon, Frank, tinatayaan pa rin kita. Kaya please naman, sumugal ka naman, Frank. Huwag mo naman akong hayaan mag-isa sa laman, please. Ilan yung totoo. Natatakot ako. Malay, intindihan kita. Natatakot ka para sa amin, pero hindi yun yung rason para sumuko ka. Ito. Paghawakan mo to. Gusto ko, paglabas mo dito, magpapropose ka sa akin ulit, itutuloy natin yung kasal, yung grand wedding. Sabi mo, sasakay ko sa kalesa, tapos yung gown ko malaki, para prinsesa. Pagpapalim ko yun, please. Huwag ka naman sumuko. Kailangan ba talaga tayo? Ang sabi ni Julius, kailangan natin i-prove ni Mimi gusto talagang pumatay kay Sander Sagrado. Yung bumaril sa'yo sa clubhouse. Kailangan nating ma-identify kung sino talaga yon. Naalala mo ba? Kilala mo ba? Ano ba? Ano, Frank? Wala eh, pero... Pero ano? Yung asawa ni... Isa Sander dumalaw sa akin. Si Ma'am Jackie. Sinong nag-utos sa'yo, Frank? Magkano ang binayad sa'yo? Kaya sabihin mo sa akin kung sinong nag-utos sa'yo! Si Ate Barbara ba? Tinanong niya ako kung sino yung nag-utos sa'kin patayin si Sir Sander. Pinipilit pa nga niya na may kasabot ako eh. Tapos tinanong pa niya ako kung si Ma'am Barbara daw ba? Hindi kaya nagsususpecha yung Jackie na yun sa Barbarang yun? Posible. Pero anong motibo ng Barbara? Hindi kaya may alam si Jackie na hindi natin alam? As I've indicated in my report, irrelevant ang sapatos na nakita sa pool. But good thing sinabi niya to sa akin. I'll still look into it, and when the trial starts, we'll prove na irrelevant ang sapatos ni Mrs. D sa crime. Thank you, Detective. Salamat din, Attorney. Attorney. Ma'am. I thought you're on my side. Eh bakit parang mas kinakampihan mo pa si Jackie? Sino na ba kung anong gusto niya? Ma'am, I had to. Kailangan makita ni Detective that we are fully cooperating. And I also did that to earn Ma'am Jackie's trust. An enemy hides better if she knows she's being watched. Kapag alam niya na pinagdududahan siya, lalo siyang mag-iingat. Unlike kapag inisip niya na safe siya, mas magiging relax siya. Careless even. Mm-hmm. And once Ma'am Jackie becomes careless, mas madali natin mahanap ang connection niya with Frank. And while we are digging into that, let the authorities deal with the case. Because what is important now is your ascension to the chairmanship.
So ma'am, please stop antagonizing Ma'am Jackie because you need her vote. Kaya mo namang magpanggap na mabait, di ba? Jackie is not the only master of disguise in this house. Kung kaya niya magpanggap na inosente, kaya ko rin magpanggap na anghel. Mrs. Jackie Antonio Sagrado, Executive Director, Mrs. Hilary Suarez, Fundraising Chairwoman, Mrs. Barbara Sagrado D. Trustee. Minsan, ayos na. Nag-reply na yung security office ng Loisel Village. Mabibigyan tayo ng copy ng CCTV dun sa clubhouse. Ano yung ginagawa mo? Ba't nire-research mo yung mga Sagrado? Minsan, tingnan mo ito ah. Basahin mo. Ang sabi dito, close daw yung tatlong babae. Pero bakit tinatanong nung Jackie kung kasabwat ni Frank yung Barbara? Hindi kaya naghihinala siya dun sa Barbara? Hindi natin alam. Hindi kaya may kinalaman talaga yung Barbara sa pagkamatay ni Mr. Sagrado? Sapatos niya yung nakita sa crime scene, di ba? Pero ang sabi niyo, lalaki yung nagtangkang bumaril kay Mr. Sagrado sa clubhouse. O eh, baka may kakamping iba yung Barbara. May unutusan siyang lalaki na patayin si Mr. Sagrado. Pero hindi nangyari, kaya siya yung tumapos. Posible naman yun, di ba? Posible kung posible. Pero mahirap patunayan yan, lalo na kung wala tayong klarong ebidensya. Yung Barbara, anong motibo niya? Tsaka kaano-ano niya yung suspect tung sa clubhouse. Pero pinsan, mas madaling patunayan na may lalaking nagtangkang bumaril kay Mr. Sagrado. Yung nakita niyo yung Frank. Insan, gusto ko ulit kausapin si Mrs. Sagrado. Ha? Anong sasabihin mo? Eh, hindi ko alam. Pero kung naghihinala talaga yung Jackie na yun kay Barbara, insan, baka pwede tayong matulungan na mabawalan sala si Frank. Elaine, hindi mo sila kilala. Hindi natin siya kakampi. Tandaan mo, isa pa rin siyang Sagrado. Kung napakulong nila si Frank, isipin mo kung anong kayang gawin nila sa'yo. Pag nakialam ka sa kaso, baka pati ikaw mapahamak. Nung pinakilala ka ni Sander, I was furious. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. My brother deserves a woman who is... rich, glamorous, galing sa buena familia. And you are the exact opposite of all of that. Aminado ako, ate. Wala akong binatbat sa mga babae dito. Pero ako ang pinili ni Xander. Ako ang pinakasalan niya. Minahal niya ako at minahal ko rin siya. Kaya kong tanggapin ang lahat ng panlalait mo sa akin. But to accuse me na ako ang pumatay sa asawa ko, hindi ko magagawa yun, ate. I may never understand what my brother saw in you. Pero tama siya. The fact na pinaglaban ka niya should be enough reason para tanggapin kita. Kung nandito si Sander ngayon, hindi niya gugustuhin na nag-aaway tayong dalawa. And so, I'm sorry for accusing you. I'm sorry din, ate. Sorry dahil ako nagpasok kay Frank sa bahay mo. Kung alam ko lang sana, hindi ko na lang siya pinakilala kay Sander. I've been in this situation before. Nung nawala si Enrico, I also questioned myself. Was it my fault na hindi kagad na-detect yung cancer niya? Naging pabaya ba akong asawa? But I kept going. Life must go on for my son.
hindi ako pwedeng gumive up alang-alang kay Jet. Kaya, tinuon ko ang oras ko sa kanya. Kung nabubuhay lang sana yung anak namin. Stop blaming yourself, Jackie. Alam mo, dapat i-divert mo ang attention mo. If you want, I can give you back your position sa foundation. Ituring mo parang baby yun. Dapat magpaka-busy ka. Para hindi minung-minuto naaalala mo yung nangyari kay Xander. Pinsan, dito ko na muna. Ako na muna makikipag-usap sa loob. Ha? Sige. Sagrado?